gone to 2-1 every year. So we know our stuff here. And syempre, we did it para makatulong din talaga kami sa iba. Pero right now, let's go back into the battle. This is Charess versus Roadfil. Ayan, mainit ang laban na naman. Hindi pa din mawawala dito yung ating cute bunny antenna na very infamous na gamit dito ni Charess. Pero nandun na naman, lumabas yung demon bug. May sungay pa yan. Nilagay niya na sa likod, hindi na siya nag-op out ang triple. Pero makikita natin round 1 pa lang, Roadfil with the terror champ. Pero may sagot naman dito bigla, pero with the fear, magmi-miss ang ating hotbot. Ito na lang ating pincer, nakapag-discard pa with the third glance, pero ito naman ang totoong hotbot. Ito na daw yung tatama. Nakapag-discard pa ng card, kung wala akong card, wala ka din. So ayan na nga naging situation in round number 1, both teams being really, really aggressive. Patas kung patas ang laban dito, pero again, si Roadfil, he doesn't have that opportunity to save cards. Kailangan niya lang mag-burst na mag-burst. And si Charess naman here, alam niyang mag-burst si Roadfil kaya hindi niya ginagamit ngayon yung bug signal. She will be using it only when she has no other choice or if she knows na magkailangan talaga mag-save ni Roadfil. Otherwise, matatalo siya. And right now, ito makikita natin, that's gonna be too fierce. Actually, nagbigayan lang sila ng fierce dito and matatanggal naman yung fear dito using that Bidence. And papasok naman dito yung ating bug slap taking down Charess plant. Hawi ng buhok din si Charess. Natanggal ang kanyang front tank. At ito naman, makikita natin going for the offensive right now, wanting to get that Nemo take off, possibly to get 4, pero sabi niya, gamitin na lang natin lahat. Napakamot din dito si Roadfil. Napalayo na din, like what is happening? Pareho sila. Pero yung maganda naman, last stand, pero nakapag-finish doon yung ating bug slap. Makikita natin, 3 energy coming in from Roadfil. Bakbakan akong bakbakan. Kailangan nila i-speed run. Again, it's gonna be really crucial for both. First score would mean a lot sa ating best of 3 na to. Yes, sir. That is very true. And right now, ito pa maganda dito kay Charess, no? Right now, kahit hindi siya makatagaw ng energy here, meron siyang Nemo para makakuha pa din ng energy. Oo. So, hindi siya maubusan ng energy. Pero ang maganda naman sa ginagawa ni Roadfil dito is kung meron kang energy, wala ka namang card. Yun yung malupit. Oo. At ito pa yung maganda pang gagawin. Di ba, as you mentioned, hindi siya makakuha ng energy with the antenna, pero look at the armor that it provides. Exactly. 114, nakakuha, yun nga, sabi mo din, na-mention mo, wala man akong antenna energy, meron naman ako Nemo, nakashield na, na-damage pa, natanggalan pa ng card. Pero dito, hindi pa tapos daw si Roadfil. May sagot din ako, masakit to sa dust, quad 07, ow. 145, na last stand katuloy ngayon, mauuna pa ang aqua dito ni Roadfil. Ngayon, kailangan possibly mag-skip dito si Charess, pero mukhang ayaw niya na he will be trying to burst down dito si Roadfil. Pero ito na nga, katulad sa sabi ko, possibly mag-skip yun dito niyang mid lane. And ngayon, matatanggal nga dito ng acro. And papasok na naman, napakadami talagang sampalan ng chinelas dito. Oh, hinampas na naman. That's 181 para kay Charess. Napakasakit. Ito pa yung mahirap. Kahit hindi mo kailangan ng 4 guards, kailangan mo mag-brick wall. Oo. Kaya ayun naman, naglagay siya ng dalawang anesthetic, tapos pansampal ng chinelas, tanggal dito yung bug. Ngayon, sakto pa yung positioning dito ng cards, pero nakuha niya parasite. Okay sana kung more armor. At since gamit siya ng anesthetic bait, that's gonna be crucial. Kasi hindi niya pa madodraw ulit yun. Possible stun sana dito. Pero hindi yun yung case. Lulusot ang Terror Champ for the win. Roadfil takes game number 1. Grabe yung laban na yun. Napakaganda. Alam mo, pwede saan nang gawin doon ni Charess on round 7.